oras na para i-level up ang inyong plantita and plantito skills by learning the marcotting method. Wow naman, ano daw? Marcotting, familiar ba kayo dyan? Kasi ako hindi. Ito, silipin natin ang eksena ni Mars Mylene bilang isang certified plantita. Papakita ko sa inyo ngayon yung process ng marcotting. Ito yung plant na i-marcot ko. Hindi ko alam ng tawag sa kanya. I guess, but it's some form of santan. Nakalimutan ko na eh. Pero ito yung na-marcot ko na dati. Ayan. Okay, so we're going to do that again. Okay, bakit tayo nagmamarkot? Pag nagmarkot ka, that's a form of propagating your plant. Ibig sabihin, pinaparami mo yung halaman mo. Ang unang step natin ay hahanap tayo ng isang branch na hindi mura. Ang mura, ibig sabihin, bata. Ito, bata pa to. Kasi kulay green pa siya. Ito, ngayon, ito medyo hindi na siya bata kasi brown na siya. Okay. Tapos, hahanapin ngayon natin yung nodes. Ito yung node kung saan tumutubo. Yung tumutubo yung mga dahon, yan yung mga nodes. Diyan tayo ngayon magmamarkot. Okay. Meron akong cocoa peat. Okay. Meron akong tali na galing sa dating grocery. Tubig, kung saan binabad ko yung cocoa peat. Nilagyan ko to ng konting honey dahil ang honey daw ay growth hormone. Okay. So, it will help my plant root. Tapos, meron akong cutter. At meron din akong lumang plastic na klaro. So, una nating step ay kabalatan natin yung part ng halaman na imamarkot natin. Ito yun, itong pinili ko. So, dito, puputulin mo yung node. Ay, tatanggalin mo itong growth dito. Tapos, siguro, mula rito hanggang dito, babalatan yan. Chuk! Ganyan lang, balat lang. Balat-balat lang. All around yan. Dapat talaga, you have to let this dry for about a day or so until it's dry. Ngayon, kuha ako ng plastic at itong lumang straw. So, yan. Going to wrap it around like this. Trying to create a tight pocket para doon ko ilalagay yung aking cocoa peat or yung pwede ring moss. Yan, nandiyan yung pocket niya. Ay, sa loob niya, no? Yan na yung nakabalat. Pipigaan ko siya. Tapos, isisiksik ko siya doon. Isisiksik ko talaga siya sa loob. And then, you leave this for about a month. Kaya klaro yung plastic na kailangan gamitin. Kasi para nakikita mo din kung mayroon ng tumutubong roots. Ayan, I'm going to tie it again. Tali-tali ka lang ng ganyan. And then you're done. Katali na siya ng ganyan, tapos wala ka nang gagawin, iiwan mo na yan. Siguro, mag-check ka lang after a month kung may makita ka ng mga ugat dyan sa loob. Yun na yun. Ito ang aking San Francisco na tinanim ko siguro 3 years ago. Tapos, ayan eh, tignan niyo. May ugat na siya, minarkot namin to. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, puputulin natin siya dito. Putulin ko siya dito sa ilalim kung saan siya nag-ugat. Ilalim na kanya pag-ugat. Tapos, itong buong branch na ito, pwede ko na siyang itanim. Sana marami kayo natutunan sa akin. Sana mag-markout din kayo. I-try nyo, mag-experiment kayo. Tutal, wala namang mawawala sa inyo. Okay, Mars? Okay, sir. My question lang, sir. After magka-roots, pinuputol mo and then you can plant that. Replant it again. Pero hindi, kakaiba yung level ng pagiging plantita mo kasi I've never parang encountered that word or yung ganyang proseso sa ibang mga plantitas that we were able to talk to here on Mars Pamore. They also call it air layering, if I remember it correctly. Okay. Etong pagmamarkot, inaral mo talaga? Hindi. Actually, tinuro sa akin ng isang mabait na babae na pumunta rito at bumisita siya, tumingin-tingin siya sa mga halaman ko. Actually, siya yung pinagpalagay ako ng bagong grass sa kanya. Tapos habang naglalagay ng grass, paikot-ikot kami din sa garden. Tapos tinuturo-turuan niya ako, binibigyan niya ako ng mga tips. And she was very helpful. She was very generous with her knowledge that she really gave
yung all the proper instructions and what I'm supposed to do and what I'm supposed to look for. And not only pagmamarkot, ano nung mga tinuro niya sa akin mga tricks. Tapos, and you were able to successfully apply everything that she's taught. Yes. Kasi gusto niya hands-on eh. Pag nagturo siya, ayaw niya yung tinuturo lang niya. Gusto niya ikaw mismo gumagawa so you get the feel of the whole thing. Yun nga gusto ko itanong, Ate Mai, is this something you would consider also as a business? During the lockdown, I have sold a few. Pero yung mga halamang pagkain, tulad ng mga herbs na tinanim namin ng mga anak ko, mga pinropagate namin, mga ganyan. Pati yung pagtatanim ng mga sitaw. Nagbenta ako noon ng mga pots noon kasi sobra siya sa garden ko. Sobra lang naman siya. Pero yung para maggumawa ng negosyo out of my our plants, these ornamental plants, parang hindi ko mahihiligan. Bilang mas gugustuhin kong ipamigay siya sa mga kaibigan. I think it's such a wonderful thing to gift somebody with a living thing. So Ate Mai, maliban sa iyong pagiging paghahalaman, ikaw din ay nakapag-share ng home-cooked meal sa iyong mga kapitbahay. Anong recipe naman ito at specialty ang shinare mo sa kanila? Di ba sa nausa yung mga pa-Viber group na nagbebenta ng kuanik-anik? Yeah! Oo. Community churot. Mm-hmm. Actually, late into the game na ako eh. Parang mga 6 months into it, saka lang ako nagsabi, ako na nga rin magbebenta. Pero yung sa akin, hindi regular. At saka depende sa mood ko, kung anong feel kong lutuin nung araw. Ay, ito na naman tayo, Mars. Meron din tayong dati naging guest na ganito. Si Shara Soto. Bakit? Magbe-bake lang siya kung kailan niya gusto. So, ikaw ang mag-a-address kung kailan ka o-order. Sabi nga nila, sabi ng mga kapitbahay ko, oy, pati hindi ka na nagluluto. Sabi ko, eh, wala ako sa mood eh. Hintay kayo. Gusto kayo, hintay kayo. Wait lang. Siyempre, ayoko nagbibenta ng bagay na hindi naman masarap, nakakahiya, di ba? Mm-hmm. So, kailangan nasa mood ako. Eh, pinaka main ingredient sa kahit anong pagluluto ay siyempre, you have to cook with love. I agree. Mai, how has it been naman with the kids? Good! You guys have been bonding, like biking and swimming. Pinagpa-planting. Yes. Well, ay, alam mo kung paano ko sila napili eh? Sabi ko sa kanila, pagkakakitaan nila to. So, malaking pinita nung anak ko, ha? Nung nagtanim siya ng sitaw. Uy! Yung pawat pot na yon, 50 pesos yun. Eh, hindi na nabenta niya. Pati yung mga basil at kung anik-anik pa. Dami rin siya kanita. At natuto. Natuto siya mag-plant. Nice! It's a life skill! Ito nga, yung aking teenager nga, eh, nalaman niya kung magkano itong mga monstera-monstera na ito, no? Nasira yung ulo niya. So sabi niya, gusto daw niya mag-invest ng pera. So, bumili siya ng mga halaman, ng kung ano-anong klase yung mga halaman, at pinapalaki niya ngayon. Thank you so much, Ate Mai, for sharing all those with us! Like this video, we have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel! Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!